Okay, good afternoon everybody. Welcome again to my vlog, Maying Pilapil-Amante. And we are very thankful for one of our cats here. And name po niya is si Tonic. At tingnan po natin sa kanyang pet tag. Oh, diba? Bonggacious. May pet tag pa siya. Si Tonic, ang ganda-ganda niya pusa. So ngayon, sasamahan niya tayo sa ating pag-unbox ng isang painting. Okay. Umpisa mangolekta ng mga paintings, umpisa nung nakaraang taon kasi nagkaroon po tayo ng karagdagang oras para tumingin at magsiyasat ng mga paintings na available po. Ang aking mga tinitingnan ay contemporary paintings and ito po ay nagbabari, no, from impressionism, konting abstract, no, pero kadalasan po talaga impressionism yung aking nagugustuhan. At ngayong araw magbubukas po tayo muli ng painting sa isang bagong artist, okay? Ito po ay ating nakilala last year pa at nagkaroon kami ng pag-uusap umpisa pa po nung nakaraang taon, pero nangyari lang po ang aking pagbili ng kanyang mga magandang obra ngayong taon lamang. So isipin niyo po yung aming negosyasyon, nag-i po siyang isang taon, no? So medyo mahaba siya at nakakatuwa kasi mababait po talaga ang ating mga artists at talagang sila naman ay very accommodating. Kaya kahit minsan medyo dinadelay ko po ang pagbili ko kasi kunyari may kailangan akong unahin o kung ano man pong kadahilanan, very welcoming pa rin po sila sa aking mga tinatanong, no, at sa aking interest sa pagbili ng kanilang painting. So itong bagong artist natin na ito, ang pangalan po niya ay si Ma'am Marian Cadiz of Strokes of an Art and Design. Okay, so meron po siyang parang yung Facebook page talaga niya, pangalan po ay Strokes of an Art and Design. Kasi hindi lang po talaga siya isang pintor. Okay, siya po ay isang architect, no, na meron po siyang sariling firm. Ito po niya sa akin yung simula niya, tapos ngayon meron na siyang sariling own, yung sarili po niyang firm. So nakakatuwa. Meron po siyang partner para doon sa kanyang nagpisahan nilang firm. Nag-umpisa po noong 2020. Ayan. Siya po ay isang artist na tinuro lang po niya ang kanyang sarili. So wala po siyang formal training sa kanyang ginagawang pagpapaint. And nag-umpisa po talaga ang kanyang hilig, no, yung kagustuhan niya sa pagpaint. Umpisa nung siya ay bata pa lamang. Kaya maganda po yan, no, sa ating mga magulang na talagang supportahan po natin yung kung ano yung mga hilig at talento ng ating mga anak. Tingnan niyo po, kagaya ni Ma'am Marian, ni Architect Marian, ayan, so nagkakaroon po siya ng, may napapasiya siyang mga tao, kagaya ko, no, sa kanyang mga paintings. At syempre, kumakita din po siya sa kanyang passion ng pagpapaint po niya. Okay? Ang story ng ating artist, si Should Artist ngayong araw, ay talagang gusto niya yung art. Kaya lang po, dun sa kanyang university na napili, which is sa Bicol University po. So, siya po ay galing sa Legazpi. Wala pong art, okay? Wala pong fine arts. Kaya, napili niya yung architecture bilang yun ang pinakamalapit daw na kurso dun sa kanyang hiling na gawin. Okay. Tapos, kaya lang po, pag naunang panahon, sabi niya, syempre, iba din yung challenges ng estudyante ka ng architecture hanggang sa nag-internship siya, nagkaroon siya ng trabaho, tapos meron siyang isang corporate job. Minsan na lang daw niya nagagawa yung pag-paint. Okay? Kaya hindi po masyado siguro ganun kadami yung mga na-produce niya dito mga nakaraang taon. Pero, maswerte siya kasi kunento niya, maswerte siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-design, okay, ng palarong pambansang torch noon pong 2015. At siya po ay na-interview din sa mga programa sa television at sa radyo.
panlokal na mga programa noong taon na yon, at nagkaroon din po siya ng pagkakataon na sumali sa mga maraming group exhibits, okay? At kadalasan po dyan, siya naman po ay sumasali sa UP Samasa Art Fair in San Juan. So annually po, taon-taon sumasali po siya dyan. At iba pa po mga exhibits, gaya po ng Art Pilipinas Artist Circle in Paranaque. So, nagbibigay po siya o kaya nag-e-exhibit po siya ng ilan sa kanyang mga obra, no, sa SM Sukat from time and again. Ayan. So, excited na po ako. May konting kwento po tayo dito kung bakit ito ang napili ko, kung bakit nagustuhan ko itong painting niya na to. So, medyo syempre nakaka-relate po ako sa nakita kong painting, kaya talagang nagustuhan ko siya. Architect Marian, kasi meron siyang nakabubble wrap na siya, tapos pagkatapos no, naka Manila paper, tapos naka saran wrap pa, tapos naka bubble wrap ulit, tapos naka onion skin. So ang daming layers na kailangan kong i-unwrap, no, para makita natin yung magandang paintings na ginawa niya. So ang title nito ay Chef, kung sa mga mahilig po sa theater and then sa ballet. So ito po si Black Swan, and then ito po si White Swan. So sa mga pwedeng gusto niyo mag-shortcut, panoorin niyo yung movie ni Natalie Portman, no? Pero contemporary story na siya. So iba pa rin talaga yung, kunyari mahilig kang manood ng ballet talaga, yun yung mas ano talaga siya, mas original na version ng story ng Black Swan and White Swan. Ito ay actually, hindi naman talaga siya yung talagang diptych na diptych, kasi pwede mo naman siyang mabili na solo lang siya. Like, kunyari, ito lang yung nagustuhan mo, White Swan lang, o kaya Black Swan lang. So, pwede siyang stand alone. Kaya lang, mas dramatic and mas maganda yung bilhin mo siya ng pair siya, especially kung yun nga, mahilig ka sa ganitong kind of arts, not only visual arts but also performing arts, mas ma-appreciate mo na tandem mo siyang nabili, no? Tapos, ilalagay mo siya sa isang area sa bahay na magkatabi sila. Ayan. Wala po siyang frame, so ang tawag po dito is box type. Tapos, okay lang naman na hindi mo siya ipa-frame. Kung kunyari, ayaw mo pa talaga din ipa-frame siya. Ang side po niya ay pininturahan po ni architect ng gold. So, elegant din naman talaga po yung dating niya. Kaya, kahit hindi mo na ipa-frame. Kung napanood niyo na po yung mga dati ko pong vlogs, yung mga nabili ko pong mga box type canvas paintings, ay hindi ko pa po talaga sila pina-frame. Stand-alone sila, na parang maganda yung naka-box type lang din sila. So, nakahang sila sa walls ng bahay namin na box type siya. Tapos wala pa po talaga akong plano na ilipat sila sa frame, no? Sa framed version. Makikita nyo po yung side niya, makapal naman, 2 inches thick canvas panel po with plywood yung kanyang ginamit. Okay, tapos may backing siya. Tapos, kagaya pong nanasabi ko, pati po dito kay Black Swan ay golden po yung side na ginamit. So, parang mas elegant lang siya tingnan kahit naka-box type siya. Okay?
So, ayan po, basahin po natin. Siyempre, may pinadala pong Certificate of Authenticity ang ating artist. Basahin natin. Start po tayo kay Black Swan. Ayusin ko po yung ano natin, lighting. Yan. Para mas makita nyo. So, sobrang excited talaga ako. The Black Swan, medium acrylic colors in box type canvas. Size is 18 by 24 inches. Year made was 2020. Makikita nyo po yung signature dito ni Architect Marian. Ayan. MM Cadiz 2020. Please produce Parañaque, Manila. So this document certifies that this artwork is authentic, genuinely painted, and crafted solely by the artist. Quality materials are used. As with any indoor artwork, avoid exposure to direct sunlight. Dust or wipe with clean, dry cloth. So the artist reserves to herself originality of the work of fine art, which this certificate accompanies. Reproduction may not be made without permission. This is to certify that all information and statements contained are true and correct. Ayan, signed by the artist, January 15, 2022. Okay, so yan, may kwento po ako dyan. So later po, sunod po muna natin ang COA nitong isa, La Ballerina. Okay, so parang siya yung White Swan, yan. Pero ang talagang title po talaga is La Ballerina. So, medium acrylic colors in box type canvas, also of the same size, and year produced was 2020, artist Marian Cadiz, and same place produced, no, which is Parañaque, Manila. So, hindi ko na po babasahin yung details pa dun sa COA, the same lang po nung kanina. Ayan, so, ang kwento po natin, naggawa niya to ng 2020, tapos nag-start po ako mag-inquire on this artworks niya was 2020. That was January 2021. Pero, siguro yun po yung nag-start po ako na tumingin din ng mga ibang artist. Tapos, siguro sinet-aside ko muna na bilhin itong artwork niya. After one year, binalikan ko po yung iba pong mga artist na nakausap ko ng 2021. So, January 2020 ulit, nag-backtrack ako yung mga artist na nagustuhan ko yung kanilang artwork. Pero hindi ako natuloy na bilhin ng 2021. Tapos, sabi niya, medyo nalungkot ako kasi sabi niya, nabili na daw. Tapos after a few days, siguro close to a week, nag-message siya na nag-back out yung buyer. So naging available po ulit itong parehong paintings. Kaya naman ako natuwa kasi syempre ang pakiramdam ko para siya sa akin. Maisipin mo, nakaraan na isang taon tapos may buyer na talaga tapos nag-back out talaga. So meant para talaga siya para sa akin. So kung bakit ko siya nagustuhan? Kasi nung ako ay bata, nagbabalay din po ako. Pero hindi naman po professionally. Pero it's something na pasasalamat ko sa magulang ko lalo na sa nanay ko kasi talagang siya yung nagpo-push na every summer talagang mag-enroll tapos pumasok ako sa mga ballet classes para ayan din meron tayong ano panibagong skills tapos talent na din growing up kaya natutuwa ako. So growing up exposed talaga ako sa arts although I'm not really a visual artist myself, more of a performing artist. And at least yung culture, arts and culture, nandun yung appreciation ko. Kaya kahit hindi talaga ako mismong painter, marunong talaga akong mag-appreciate po talaga mga gawa ng mga pintor natin. Napakagaganda po talaga. So yung makikita nyo po sa impressionism, tapos ito, play of colors niya maganda. Tapos ito, ang dramatic lang nung dating, no? Kahit kung titingnan nyo po itong Black Swan, yung colors na ginamit siya, syempre bilang Black Swan ay limited lang. So meron lang siya nung yan, beige and black, white, gray. Pero ang ganda pa rin ang kinalabasan niya. No? Ang ganda nung liwanag nung kanyang mata. So syempre si Black Swan kasi siya yung parang villain siya dun sa story. And ayan, pula yung kanyang mata. Ayan. Tapos, ang ganda lang nung strokes talaga, nung pagkakagawa niya dun sa tutu nung ballerina. Tapos, makikita mo din naman yung grease, nung hawak, no? Dun sa arms and also dun sa legs nung ating mga ballerinas. Okay, so yan po yung ating naging unboxing or unwrapping ngayong araw. At bago ko makalimutan, ikwento ko na din sa inyo kung paano nakarating itong painting sa akin.
nung unang mga purchases na ginawa ko, so lagi kaming gumagamit ng mga courier services. Kaya lang ngayon, medyo nauuso na po yung same day courier. So meron tayo dyan, Lalo Move, Grab, ganyan. Tapos recently yung TokTok. So far, ang ginamit po namin na courier service for this one is TokTok kasi siya yung pinakamura sa ngayon. Tapos nakakatuwa naman kasi same day delivery siya. So hindi mo kumbaga mas maingat yung rider at kasi mas special kasi konti lang yung mga dala niyang mga kargamento. Tapos ang ginawa pa namin para mas mababa yung shipping fee, pinadala ko siya sa isang kamag-anak mo na mas malapit sa kanya. Tapos minute up ko na lang, no, kasi madalas naman kami magkita. So dun, isa yun sa mga tip kung paano medyo mapapababa pa yung shipping cost. Okay, yan po. So madali lang naman po gumamit. Meron na tayong mga apps nito. Actually, meron akong siguro tatlong apps, pero ang madalas ko po talaga magamit sa ngayon is yung TokTok kasi mas mura po talaga yung mga services na binibigay nila. So, I highly recommend also this artist. Madali lang po kausap. Tapos, syempre, yung famous bundle deal natin, na-apply din po natin kay Architect. And hindi din po siya, sabi ko nga madaling kausap, binigyan na ako agad ng discount kasi bundle deal naman. Kaya na, natuwa naman ako na talagang pinuunlakan niya yung mga request ko sa kanya. Ang dali-dali po talaga niyang kausap. Huwag niyo pong kakalimutan to always like, comment, share, subscribe to my channel, Maying Pilapil-Amante. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.